Andrew! Hello, good morning sa inyong dalawa. Good morning, Andrew. O yun, tanungin muna dito si... Sagutin muna yung tanong ni Ate V. Ano ba daw klaseng pintura yung ginamit sa Dinagsa Ay, Festival? Yung pinta po, gamit yung latex po. Hindi po pwede yung... Bawal po yung enamel kasi mahirap po tanggalin sa balat. So, latex... Latex po. Ang pintura, mahal din yun ah. Ay, pangpader ba yun? Pangpader ba yun? Bakit naman ganung klase yung pintura kinagamit? Kasi water-based siya, ganun. Madali siya makuha agad pag napaliguan ka. Hindi naman kayo nagkakapikunan doon? Hindi naman. Good. Kaya, actually, na-experience ko yan. Matagal na rin ako nag-attend ng event noon sa Cavite City. Pero nag-try ako ng last before ng pandemic 2020, yun na nag-try talaga ako na sumali dun sa crowd. Ma-enjoy ka talaga kasi hindi naman sabihin na pagpipikunan kayo doon kasi syempre ay kuan yun, event yun, tapos gusto sumali doon, syempre makibagay ka din kung ano yung nangyayari doon. You know what to expect, diba? Oo nga. Taga doon ka ba, Andrew? Hindi po. Nandito po ako sa Bacolod. Cavite City po, nasa northern part po ng Negros Occidental. So, I had to travel from Bacolod bus ka po. So, mga 2 hours yun yung biyahe. Pero pag private po, mga less than 2 hours po. Wow, talagang biyahe 2 oras para makisaya doon sa fiesta, no? Tuwing kailan ba ang Dinagsa Festival? Well, yung Dinagsa Festival is... ginagawa po ito last Sunday po ng January every year. Okay. So yung festival na po ito is to honor po yung kanilang patron saint na si Señor Santo Niño po. So practically before po sa history ng bakit po naging dinagsa ito, explain ko sa inyo. Sige. Yung word po na dinagsa, kinuha po yun sa salitang Hiligay noon na dagsa. Ibig sabihin na yung together, yung group of people na pumunta sa isang lugar, ganun. So, saka history po ng Cavite City, ito yung very interesting po kasi yung phenomenon na more than 10 whales po na balyena po na dumagsa din po doon sa baybayin ng Cavite City at saka naging malaking balita yon sa buong bansa. Wow. Maraming, yun nga, doon nagsimula yung pagtagsa ng tao ng papunta ng Cavite City. So, yun na, naging kilala yung Cavite City as City of Whales. Wow. Ay, hanggang ngayon ba, may nakikita pa rin balyena pagka dinagsa festival na? Ate B, may mga balyena! Diyos ko! Actually, yung balyena yun, nasa doon, meron doon malaking balyena, yung estatwa doon sa... Ay, estatwa na lang! Yung sa plaza. Yung sa park nila po, yung sa park. Yung pero sa Cavite City Park, malaki yun. Wala na rin. Alam mo, ang nakakatuwa dito, Andrew, yung nararamdaman mo, uy, nagkikita-kita na yung mga tao, may pista-pista na rin, di ba? Iba rin naman yung vibe ng may pista eh, di ba? Yes po. Oo. Ano, may kainan din ba sa pista? Di ba ganun? Konektado yun. Yun pwede makikain sa kapitbahay. Yung masaya doon kasi yung parang open house yun at mga bahay doon sa Cavite City. Parang welcome lahat ng mga bisita doon. Ay, kahit hindi kilala? Talaga? Basta pasok ka lang makikikain ka? Hindi naman. Siyempre. Kami hindi ka. Kasi sabi mo open pero house. Pero yung feeling mo, hindi, actually yung feeling mo doon, talagang parang feel at home ka, yung magsita doon. Welcome ka. Maliban doon sa pagpintura, ano pang ginawa doon sa fiesta? Naku-curious lang ako. Okay, yung fiesta din po, meron din po yung tribal street dancing po. Actually, matagal na rin yung street dancing na yung parang ati-ati tribe, ganun. Bago yung kwan, yung pagpinta ng mga pintura doon sa mga mukha, actually, meron silang street dancing doon sa umaga. So, after na yung street dancing, yun na, yung street party, yun ang pinamalaking street party, at saka yung talagang colorful na yung pagpapinta-pinta ng mga mukha ng mga tao doon. May mga konserto, mga concert, may mga kantahan ba? May program pa? Yes po. Kahit gabi before ng
ng highlights po ng fiesta nila. Maraming concert hanggang umaga na po yung mga concert doon. Ayun, talagang party-party. Yun ang street party talaga. Street walang party. Tulugan. Ay, nako. Opo. Nako, napakasaya. Maraming salamat, ha? Andrew. Next year po. Next year, mag 50 years na po yung Dinagsa Festival. Ba? So, mas bongga. Dapat po, nandito kayo. So, mas bongga po yung celebration nila next year, 2024 po. January po, last Sunday po. Dapat daw ito, Wiles, nandun ka. Good luck. Opo, para sa experience nyo. Kung sakasakali hindi kami makapunta, Andrew, ikaw nang bahala sa ano, ha, video next year, mag-live ka doon. Sa 50th ganon anniversary ng Dinagsa para ikwento mo ulit sa amin, ha? Dapat nandito kayo para ma-experience ulit kahit once in a lifetime, di ba? At tingnan natin. Malay mo naman. Mahal pa masahe. Sige. Thank you, Andrew. Maraming salamat. Salamat din po. Thank you. Ay, teka sandali. Vlogger. Ay, pwede ko mag-greet po. Oh, sige. Pwede ko po mag-greet shout po. Out. Sige, ahead. Sige, go. Sige po. Mag-greet ko po yung mga tao dyan sa Cadiz City, Negros Occidental, at saka yung kanilang buting mayor, Mayor Salvador Escalante Jr., at saka yung tourism officer nila na si Juanily Pedrosa po. Hello po sa inyo dyan. Thank you. Maraming salamat. Si Andrew Altarejos, siya po yung mga kumuha ng mga video ng Dinagsa Festival na nakikita po natin kanina during the interview mula sa Cadiz City, Negros Occidental. Gale. O, punta ka daw, TV.